So, gawa tayo ng nakakaluwag-luwag video today. Siyempre, doon lang tayo sa malapit sa counter para mabilis bumili. Char. Ang taba na ng mukha ko. At dahil hindi naman din nga din talaga ako malakas kumain, eh itong tuna pasta, dalawang tinapay, water and hot chocolate lang din yung nakain ko. Hindi rin pala ako nahirapan maglakad-lakad kasi naka-wheelchair ako. Pwede palang i-request sa airlines ang wheelchair assistance at least 48 hours before ng flight for pregnant, seniors, and PWD. Estimated flight time is approximately 4 hours. This flight... So ayan, may pag-rowers nga sila sa business class. Okay naman yung beef, malambot. It melts in your mouth. At dahil may soup on the side, happy tummy na ako kasi ang hilig ko talaga sa soup. Okay din naman tong orange gelatin nila. Sa tingin ko, only drinks and snacks din sila dito sa business class kasi yung katabi ko pa na request ng wine tapos only din yung growers niya. At dahil nga hindi pwedeng malipasan ng gutom ang buntis, eh mag-sandwich hoarding tayo. So, nagdala na pala ako ng yen and Canadian dollar for snacks lang kasi baka magka-issue sa card ko. Ayan, si ate pala yung nag-assist sa akin sa wheelchair. Sobrang bait niya. Grabe, buti na lang naka-wheelchair ako kasi feeling ko hihingalin talaga ako kung lalakarin ko yung next gate ko dahil sobrang layo talaga. Pregnancy fun fact, sobrang dalas po ng pee time. Ay, kaya ni-request ko po talaga kay Kevin na dapat lahat ng plane seats ko eh malapit po talaga sa CR. So, check na natin para nag-work to CR na to. Kasi masyado daw technical kapag Japanese toilet. So, let's see. Ayan, nilinisan ko na rin yung toilet seat as a courtesy para sa susunod na gagamit. Wait lang tayo ngayon sa flight. Mamaya pang 5 yan. At dahil lunch na, snack time muna. Mas pinili ko na nga lang bumili ng sandwich kaysa mag-dine in. Kasi pakiramdam ko kanina parang gusto na ako iwan ni ate pag kumain pa ako sa restaurant. At sobrang layo pa talaga nitong gate kaya ayan, sa vending machine na lang bumili ng sandwiches tsaka water ko.
gusto nga sana ni Kevin i-direct flight na ako sa Toronto para wala na tong layover sa Japan. Kaya lang wala nang available seat. Biglaan niya lahat kasi hinintay din namin yung marriage certificate namin para may proof din ako sa immigration pag hinanap. At hindi rin naman ako nahihirapan sa immigration kasi tinanong lang ako kung kailan ako babalik at kung sa Canada daw ba ako manganganak. At napansin din naman siguro ng immigration officer na ready naman ako at may mga documents ako kasi habang nag-uusap kami eh hawak ko din yung folder ko. At dahil lagi niya ako nagkikrave ng sweets after ko kumain ng salty food, tignan naman natin itong bun with apple and rare cheese. Tingnan natin kung gaano ka-rare yung cheese. Ayan, hatiin na natin at kainin na natin. In fairness, masarap siya. Sobrang lambot ng bun pero dumidikit sa ngipin. Ayan, sold na kami ni baby. Thank God at ang smooth naman ng flight ko. At 13 hours and 35 minutes na lang din ay makikita ko na yung asawa ko. Magiging mahaba-haba nga yung tulog ko dito. Maganda din tong naupuan ko kasi katapat lang talaga siya ng CR. Hindi na nga ako masyado makapag-record kasi malapit nang madrain yung battery ng phone ko. Another. I got. Yay, we're together. No more LDR.